Iyan po ang picture ng Ginsaogon landslide February 17, 2006 at yan ang na-cover niya buong village ng Ginsa, Barangay Ginsaogon. At ito yung view from the sea. Makikita mo na parang pader ng ng malaking kabundukan. Oo. Paikot yan doon sa pinaka town and nearby towns also. Pero napakaganda ng scenery niya, as you can see the video. Okay, at saka yung kanyang dagat, very clear and clean. Ang ganda mag-swimming doon. Ang ganda-ganda talaga kasi hindi siya biglang malalim. Unti-unti lang yung paglalim niya from the seashore. Tapos pwedeng maligo mga kabataan doon kasi malayo yung malalim. Oo. At isa sa source of income nila ay fishing sa village na yon. Mga fresh na mga isda makakain mo doon sa lugar na yon. So, makikita nyo, napaka-clear ng dagat, ng tubig dagat nila. At yan ay umagang-umaga kami doon, doon na kami pagsikat ng araw. Mm-hmm. So, yan po, yung lugar na yan ay St. Bernard, Southern Leyte. Yan po si Pastor. Si Pastor Dominador Granada and family. Ako po ay bisita laang doon last April 19 to 22, I think. So, 5 days ako doon. So, praise God at nagka-chance na nakapag-beach kami. Yon noong hindi pa nag-high tide. Nakikita pa yung aming dinadaanan at nakikiupo lang po sa bangka na maliit kasi walang bangka dito sa atin, malayong malayo yung dagat dito sa Bacoor. Kahit pa doon sa Nueva Ecija, napakalayo ng dagat, kaya sinamantala ko na pong sumakay or nakikisakay lang, pero hindi po nag-andar yan, hindi po nakalitaw yan. Tambay lang po. Ayun na, nung pagbalik namin, nung uuwi na kami, mga bandang alas 9 ng umaga, nag-high tide na po. Pero ganun pa man, malinaw pa rin yung dagat, walang alon. Noong pumunta kami, hindi kami basa papuntang baybayin. Pero pagbalik namin, of course, naligo na rin din naman kami. Hanggang liig na po yung aming tinatawid upang makaahon doon sa pinaka-dry land. Ayan ang mga view. Sinamantala na namin magpicture-picture. Mga kasamahan namin. Sila Francine, si Ma'am Jen, mama niya, si Hinara, at may batang maakyat ng nyog. Hindi po namin kilala yan, mga taga-village yan. Yan. At saka yung kapatid nila, si Mark. Naging paborito ko kasing tingnan to that time dahil matagal-tagal na akong hindi nakakita ng umakyat ng nyog. At saka napakagaling bata pa. Ayun, nakaahon na din kami at picture-picture ulit sa place kasi kailan pa tayo ulit makabalik doon sa pinaka-place na yan. Ito na yung kanilang pinaka-town proper. So, business area nila, commercial area nila, yung covered court nila, parang multi-purpose din. Ayun, mga taga St. Bernard, kung makita nyo to, makahinumdomos inyong lugar. Mingaon pud mo din eh. Ining inyong lugar. Medyo aligre naman, okay na.
taghanap pong mga businesses. Oh, kita nato na yung mga pawn shop, mga pagkaon, mga barbecuehan, tanan. Naa naman di, naa naman pod. So, lingaw na pod kaayo, pero mas aligre ang Sugod Southern Leyte. I-compare din hi sa St. Bernard. Oh, kaysa Sugod, dito man ko nagpuyo dito sa Sugod dati. Okay, itong lugar na to ay, ito yung lugar ng aking kaklase. Noong first year college, si Donisel Pamaos. So, mga Pamaos, mga original from St. Bernard, Southern Leyte. Ayan, a sunset nila. Kaya ning ikot mi din hi, naglibot-libot mi din hi sa St. Bernard, sa town proper, hapon na. Ako nalang gi, incorporate din hi dito sa among swimming. Aron mausa na ang video. Ayan. So at least, kung naata sa abroad, gimingaw ta sa atong lugar, ayan na, makita na ninyo inyong lugar. Basin pag nakita na ninyo inyong tindahan o inyo pong balay, dinhi ani ining maong video. So, sana kung manghangyo lang ko, makasubscribe po na, pwede pong mag-comment, mag-like, or mag-heart. Tapos share para sa mga nasa abroad or nasa malalayong lugar. Ayan, ako rin yung gihimo nga video aron makita pod sa mga taga St. Bernard. O kaya ka nang nagplano nga mo balhin sa St. Bernard. O kaya nagplano nga mo bakasyon dere. Ang dagat dyan nila mo ay pinakanindot, labi na kung naata, especially kung nasa Maynila tayo or nasa ibang bansa tayo na hindi na tayo nakapag-swimming. Pinakamagandang place sa swimming na aking nakikita at walang bayad. Kaso nga lang, hindi din develop, talagang parang kasabay pa doon sa creation yung beach resort. Siguro sa ibang lugar, meron na sigurong na-develop na mga beach resort. Yun talaga ay, doon ka lang, maliligo ka lang, bit-bit ka ng pagkain. So, yan. Ito po ay, pauwi na po kami papuntang New Ginsaogon relocation site. Palabas na po kami ng town proper nito. So, nakamotor lang kami. And then, vinidyo ko na din. Okay, makikita mo. Mountainous po talaga ang place. Tapos, ang source of income nila, fishing. Tapos, of course, Nyugan. And then, palayan din po kasi meron din silang medyo malawak na palayan din. At of course, mga professionals, meron din namang mapagtatrabahoan. Katulad ng mga educators, meron namang mga paaralan na kung saan pwedeng magturo. At ayun na, ang isang source of income. In fact, yung aking binisitang family, yung mga pastors doon ay mag-asawang mga teacher sila. Yung babae ay elementary school teacher. Yung lalaki naman po ay professor ng college. Pero bibiyahe pa po sila. Bibiyahe pa po sila from New Ginsaogon relocation site St. Bernard to Hinunangan, I think. So, Hinunangan. Sa unahang tumpo sa unahan na town. Doon po sila nagtatrabaho. So, pwede man kung magmotor, kung may sasakyan ka, motor or kotse
or whatever na. At saka meron din namang mga van na nag para sa mga commuters. Tapos meron ding bus at tricycle na pwede po nating masakyan doon. Hirap nga lang pag sa mga barangay merong tinatawag nilang putput or dipadyak kasi nga hili. Medyo nahihirapan po yung driver. So, kailangan talaga motor. At least motor. So, ito na po. May mga magagandang bahay din. May mga mayayaman din sila. At marami ding medyo hindi pa naka-recover. Dahil lagi po kasing bagyo. Bagyuhin po kasi ang Leyte po, lalo na ang Southern Leyte, kasi ang Southern Leyte ay kaharap po talaga sa body of ocean. At saka laging natatamaan. Actually, hindi lang din naman Southern Leyte, kundi buong Leyte po ang affected lagi ng bagyo. So, yun. Para sa lahat ng mga Christians at saka sa may puso na manalangin para sa iba, panalangin po natin ang lugar na to sa St. Bernard po na hindi na sila masyadong bagyuhin po. Ayan, paakyat na po ito doon sa relocation site ng New Ginza Ogun. Yung mga lahat doon na nasa lanta ng landslide, na buong barangay, nirelocate po sila dito. Mas malapit na po sila tuloy sa what is that? Malapit na po sila sa town proper. Hindi katulad dati kasi from here, bibiyahin mo pa daw yun ng 30 minutes bago mo marating yung pinaka barangay Ginza Ogun, yung natabunan po ng mudslide last February 17, 2006. Okay. Ayan na po, ayan. Yan po ang, mostly yung mga bahay dyan. Kung original ka talaga dyan na nabigyan, binigay lang po yan ng, awan ko kung government or NGO nagbigay sa kanila. Na parang subdivision na yung dating ng kanilang mga kabahayan. At in-improve din yung mga nakabangon na, nakapagtrabaho, nakaalis ng ibang bansa. So, na